Patuloy ang paglilinis sa Recto Divisoria sa Maynila. May unang balita live si Cecil Villarosa. Cecil. Magandang umaga sa inyo muli, Susan. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy ang ginagawang paghahakot ng mga basura dito sa kabaan ng Recto Avenue na sakop ng Binondo dito sa lungsod ng Maynila. Kung inyong mapapansin ay nananatili pa rin dito sa lugar itong truck ng Department of Public Services para nga maghakot ng mga basura na pansamantalang itinambak sa isang gilid ng kalsada dito sa kabaan ng Recto Avenue. Ginagamitan na ng maliit na payloader ang pagtatransfer o pagdilipat ng mga basura patungo doon sa garbage truck para mapabilis yung ginagawang paghahakot. Walang tigil, Susan, itong ginagawang pagkolekta ng mga basura dito sa Recto Avenue. In fact, magmula pa lamang alas 7 kagabi ay tuloy-tuloy na ang ginagawang paghahakot. At kanina ay nakakatatlong balik na yung isang truck ng basura na ating namataan dito kanina. Ito ay panibagong truck ng basura na idineploy dito nga sa kahabaan ng Recto Avenue para mapabilis na itong ginagawang pagdilinis. At kung inyo rin mapapansin, kung kaninang madaling araw ay puno pa ng mga vendor itong bangketa dito sa Recto Avenue, ngayon ay halos wala nang mamamataan ng mga vendor sa bangketa nitong Recto Avenue. Ito ring usad ng traffic, Susan. Kung dati halos hindi madaanan ng mga sasakyan itong gawing ito ng Recto Avenue, ngayon ay tuloy-tuloy nang nakakadaan ang mga jeep. Limang lane in fact, Susan, ang pwedeng daanan ng mga jeep. At kung inyong mapapansin ay napakaluwag po ng usad ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Yun namang mga nagtitinda, Susan, nandoon na lamang sa gilid ng bangketa. Doon sa gilid ng kalsada, ha, doon sa outermost lane na lamang sila, pinapayagan na magtinda kapag umaga. Kapag kagabi kasi, na pinapayagan yung night market, yung pagtitinda ng mga gulay, karne at isda, pinapayagan sila na pumwesto sa gitnang bangketa. Pero sa mga oras na ito, sinaway na ng mga pulis yung lahat ng mga nagtitinda dito sa gitna ng bangketa. At sa mga oras na ito rin, Susan, ay unti-unti nang nagiging abala itong ang kahabaang ito ng Recto Avenue. At yan din ay dahil sa inaantabayan ng pagdating dito sa lugar mamaya nitong si Manila Mayor Isko Moreno. Balik muna sa inyo, Susan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.